Mga kaibigan, patuloy pa rin natin tinututukan ang problema ng mga mangyan sa Mindoro Oriental. Batay po sa mga research, ang Manginho ang generic na pangalan para sa 8 indigenous groups na maratagpuan sa kapuluan ng Mindoro. May kani-kaniyaw silang pangalan ng tribo, lengguwahe at paraan ng pamumuhay. Sa pinakuling bilang ng populasyon o ng populasyon ng mga mangyan, nasa bilang na 100,000 po sila. At nabubuhay po sila sa pagtatanim ng batatas, palay at taro. Pero itong nadatnan ng responde sa Puerto Galera ay pagtatanim ng saging ang ikinabubuhay. Ano nga ba ang kanilang idadaing? Narito ang report. Karamihan sa mga mangyan dito sa Oriental Mindoro ay nakatira na sa paanan ng bundok dahil takot na ang mga ito na tumira sa mga kabundukan. May mga gera. Sino po ang mga bagay ang kalaban ng mga sundalo, yung mga sa bundok nakatira, at tawag nga dito yung mga MPA. Kaya bumaba lahat. Yung mga yung wala sa lalo yung wala sa baryo, yung hindi nagkaroon ng lupa sa baryo ay nandito sa Kapatagan dahil hindi nga makatira sa bundok. Sa aming ginawang pagbisita sa isang maliit na komunidad ng mga mangyan dito sa Puerto Galera, nakilala namin si Juanito Ortega at ang kanyang angkan. Ikinwento rin ito sa amin ang hirap ng walang permanenteng tahanan. Ayun ang hirap nga, wala nang kapirmihan pa nandito, tapos nandun uli. Nandun na uli, palayo na palayo. Reklamo nila, nangunguna pa ang mga politiko sa lugar sa pagbabawal sa kanila na magtayo ng mga tirahan sa mga pribadong lupa. Hindi kami makatirik sa mga lupa na matagal sa mga tituladong lupa dahil nga yung mga kapitan at mayor na yan, sila yung babawal. Gayunman, sinabi rin ni Roberto Hanope na nagsikap rin naman daw ang lokal na pamahalaan na mabigyan ng lupa ang mga kagaya nila. Sa katunayan, nabigyan na ng kasalukuyang alkalde ng lugar na si Mayor Robert Dolor ng lupa at pabahay ang may 100 pamilyang mangyan sa barangay Villaflor. Ngunit kulang na kulang pa rin daw ito at marami pa rin sa kanila ang walang sariling lupa kaya napipilitang magpalipat-lipat ng tirahan. Mayroon din silang plano na kung ipunin sa isang lugar ang mga mangyan para doon bigyan ng mga luti na titirikan. Mm-hmm. At ang baklayan, nabigyan na nga yata, pero kulang pa rin, mayroong mga ibang hindi pa rin nabigyan. Hindi raw biro ang hirap ng kanilang buhay. Katunayan ay ang pagtatanim lang sa sagingan ang pinagkakakitaan ng karamihan sa kanila. Pababa talaga ang mga tao. Ang nangyari nga sa amin nung una pa pag kami nagbabaa, naiwanan yung mga hayop namin, wala na, hindi na namin napakilabangan. Kung ang gusto nila ay hindi nasunod, talagang bibiglain kang paalsain. Kami naman, pagka yung ganun na, di aalis agad ay walang bahay. Kami siya sa gubat, kumbaga naglagay lang ng mga palapak ng yung at siya na doon. Ayun, pag inulan at nagkakasakit, kaya marami ang nagkakasakit. Yan ang isang parte ng kahirapan ng pagpapalipat-lipat. Kaya nanawagan sina Roberto at Juanito na sana ay matulungan sila ng pamahalaan sa pamamagitan ng responde. Yung makapirmamente, parang nagiging sarili ng tahanan. Para sa mga, sa inyo po? Para sa amin lahat. Sana matulungan kami ng responde na magkaroon kami ng lupa na aming matitirhan at makapagtayo kami ng mga bahay na maayos pang kami ay makapamuhay ng maayos. Sana matulungan kami ng gobyerno na magkaroon kami ng sariling lupa na aming mapapagtirikan at kami ay makapagtayo ng mga maayos na bahay pang ang paninirahan namin ay maging maayos at malayo naman sa mga sakuna. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Mga kaibigan, ilang Mindoreño ho ang nagmalasakit sa ating mga karatubong mangyan at isa po sa dinatan namin noong nagpuntang responde sa kanilang lugar ay si Eddie Cajipe. Narito ang kanyang kwento sa ulat ni Rachel Junedo. Ito si Eddie Cajipe. Hindi siya mangyan, kundi isang tubong Mindoro na nagmamalasakit sa ating mga katutubong mangyan. Dito ipinakita niya sa amin ang itinuturing na mansyon ng mga katutubo.
Ayon kay Eddie, ito na ang pinakamalaking bahay na pwedeng ipatayo ng grupong etniko. Hindi umano kasi pinapayagan ng may-ari ng lupa na magtayo sila ng bahay na bato. Nakikitirik lang sila sa lupang ito. Kung tutuusin, 2 taon lang umano ang itinatagal ng mga Mangyan sa Patag. Pagkatapos ito ay muli silang namumundo. Kaya naman ang mga bahay na ito ay kanilang iniiwan. Ang iba pa nilang kauri na bababa ng Patag ay magtatayo muli ng bahay sa ibang lugar. Minsan, matitiyempohan ay dito na rin sila mismo naninirahan. Sa bahay na iniwan ng naunang pamilya. Simpleng buhay, bukas ang bahay, nakalabas lang ang mga gamit. Pero walang gumagalaw. Yun ay dahil tanggap sila ng mga Mindoreño sa komunidad na ito sa Patag na bahagi ng lalawigan ng Puerto Galera. At laking tuwa ng kanilang taga-subaybay na si Eddie sa pagbisitang ito ng responde sa kanilang lugar. Una ko po sanang priority dito sa mga katutubo, yung medical mission po, kasi may mga sakit po ang mga kapatid natin. Ngayon kung sa lupa naman po, mas maraming salamat din at mabibigyan niyo po ng atensyon sa lupa nila para matirahan po nila. Hindi po sila nag-aalangan paalisin sila kung saan lumilipat po. Minsan po, kasi nakakaawa po yung kalagayan nila eh. Ano po sila, dahil kung minorities, medyo hindi sila nakakasabay sa takbo ng panahon. Minsan nga po, ang damit nila. Binibigyan din naman po namin, kasi may mga pagkakataon na hindi sila makapaglaba. Dahil kakulangan din po sa tubig. Wala po silang mga magandang pasilidad eh. Wala po sariling bahay. Kahit gustuhin man nila, hindi nila magawa dahil kawalan din po. Pero ayos, mababait po sila. Maganda rin po sila makisama. Kaso nga, may limitasyon din sila. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Makibigan sa Section 22 ng Article 2 ng 1987 Philippine Constitution, iginigit po sa Section 2, Chapter 1 ng Republic Act 8371 o mas kilala sa tawag na the Indigenous People's Rights Act of 1997 ay idinedeklara na ang pagtuunan ng bansa ang pagsuporta sa karapatan ng mga indigenous cultural communities. Kaya naman naitatag ang National Commission on Indigenous People noong 1997. Sila pong personal na tumututok sa ating mga kababayang etniko. Para linawin po ang mga issue ukol sa Mangyan sa Mindoro, nasa linya po na ating telepono si Director Roberto Almonte, ang siyang Region 4 Director ng NCIP. Magandang hapon po sa inyo, Director. Magandang hapon po, Sir Miranda. Yes, sir. Kaya kamustahin po namin, ano ang karapatan ng mga Mangyan na, ano po ba ito, parang katulad din ng iba pang mga karapatan ng ating mga kabayan sa ngayon? Narinig ko po sa inyong balita ngayon, sa inyong kasaresponde. Una, nagpasalamat po sa NET25 sa palutuntunan niyo ito na tinalakay po ninyo ang kaugnay sa karapatan ng mga katutubo sa isla ng Mindoro, particular sa bayan ng Puerto Galera po. Opo. Mm-hmm. Kaugnay naman po sa tanong mo, mm-hmm, sir, sa narinig ko po ay talagang ang pangangailangan ng ating magkasama doon ay pabahay po. Mm-hmm. Yun po ba? So, ang ating pong tanggapan sa National Commission on Indigenous Peoples, hindi po kami ang ahinsya na direktang nangangasiwa sa usaping pabahay ng mga katutubo. Ngunit kami po ay pwede po magkipaugnayan sa tamang ahinsya po ng ating pamalaan para matugunan po ang kanilang pangangailangan po. Opo. Sa ngayon po ba, sir, na pagtutuunan ng pansin, yung pangangailangan ng ating mga kabayang Mangyan, na sa ngayon nga po, sabi nga po, ilan sa kanilang mga problema, lupa, bahay, trabaho, lahat po ba yan, sir, na ilalapit po natin sa ating pamahalaan? Opo. Sa nabi nga po sa Indigenous People's Rights Act, sa nabanggit po mo na po na chapter, isa po sa mga pangunahing karapatan ng katutubo ay magkaroon ng kasiguruhan ng kanilang lupaing ninuno o ancestral domain claim. Mm-hmm. Yan po sa ating bayan ng Puerto Galera, nais na po namin ibalita na nagkaroon na po ng pagpatitulo sa kanilang lupaing ninuno dyan sa lugar ng mga Iraya Mangyan sa nasasakupang bayan po. Iraya Mangyan. So, mm-hmm. Oo. At yung mga nabanggit mga pangalan kanila ay mga sakop po sila sa kanilang tribo. Uh-huh. na kilala o kinikilala po ang karapatan nila na magkaroon ng
titulo sa kanilang lupaing ninuno diyan sa lugar ng Puerto Galera po. Ibig sabihin, sir, sa lahat ng mga kababayan po natin na meron pong sulanin sa lupa, bahay, trabaho ng mga mangyan, yan pong inayang mangyan pa lamang sa Puerto Galera ang napagkakalooban ng pansin. Tama ho ba yun? Opo, sir. Opo, tama po kayo. Opo. E ilan pa ho mga mangyan ang meron ho ba sa kabuuan ng ating bilang? Ang kabuhang bilang po ng isla sa isa sa Oriental Mindoro po, mayroon pong mahigit kumulang na mga 100,000 po ang populasyon. So ibig sabihin, sir, dyan sa Puerto Galera po ba, ilan po ang mga mangyan sa inyong pong pagtansya? Sa aming pagtansya, mga kulang-kulang 5,000 po sila sa latest namin na pagbibilang po. Kasi nakuha po namin ang kanilang bilang sa nung sinagawa po namin yung pagproseso ng kanilang aplikasyon para magkaroon ng titulo ang kanilang lupaing ninuno po. Ayun. So ibig sabihin, sir, dyan sa Oriental Mindoro, nasa mahigit 95,000 pa kung tutusin ang bilang ng wala pong, ibig sabihin, hindi pa natutulungan ang ating pamahalaan. Masaya po kaming ibalita na ang ating ahinsya po ng NCIP po ay naglaan na malaking pundo dyan sa Oriental Mindoro para sa pagsukat ng kanilang lupaing ninuno. Opo. Mula sa bayan ng Puerto Galera hanggang sa bayan ng Bulacau po. Okay. Sa ngayon po ba, ano pang mga tulong ang kailangan po ng ating mga katutubong mga mangyan na so far po na pagkakalob na ng ating pamahalaan? Ito po ay yung mayroon pong programa ng NCIP, yung Educational Assistance Program po para sa mga mag-aral natin mula sa elementary, high school at kolehiyo. Yan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, sa 1st District at 2nd District, sa tulong ng mga mabait at kuan na mga congressman, 2 million po piso, 2 million pesos po ang inilaan ng NCIP para sa pag-aaral ng ating mga estudyanteng mga mangyan, sir. Sa ngayon, Director, meron po ba kayong masasabi pa na maaari pong maging pangilangan ng ating mga kabayang mangyan at maaari pong nakikinig sa atin ang ating pong lokal na pamahalaan? Nasa inyo pong magkakataon? Opo. Nais ko pong iparating sa mga kasama sa pamahalaan, lokal man at sa nasyonal, na matulungan po ang ating kasamang mangyan na maka-avail sa programa ng patawid pamilya sa kabila ng kahirapan ng pagtukoy, pagsumiti ng kanilang mga birth certificates. Kasi ang ating pong mga kapatid na mga mangyan ay ipinanganak at hindi nakatala po ang kanilang mga pangalan sa ating tanggapan sa local civil register. Kaya po, hindi sila maka-avail ng mga programa na katulad ng patawid pamilya. At saka sa Department of Health, na magpadala po sana sila ng mga nurse at doktor sa mga malalayong lugar para matugunan po ang mga sakit nila. Kasi karamihan sa mga katutubo ay may mga galis po ang kanilang mga balat dahil sa allergy at iba pa. At may mga lugar din sa Mindoro na mayroon pa rin prevalence ng ilan na malaria, ilan-ilan na lang ito. Kaya nakapagdulot po ito ng sakit sa kanila. At sa edukasyon, deep ed naman, ay sana matulungan po kami na i-implement itong mother tongue approach on education sa K-12 para hindi mahirapan ang katutubo na makapag-aaral. Dahil ang gagamitin na lang salita ay yung native language skill kanilang sinagisnan. Ayun. Alright, sir. Balikan ko lang yung isang punto na sinabi nyo na karamihan po sa mga mangyan walang birth certificate. Ibig sabihin ba nito mahigit sa most likely ang bilang po ng mangyan dyan sa Oriental at Occidental Mindoro, higit pa sa inaasahan po natin bilang po nila? Totoo po. Mahigit pa po sa nakatalang bilang sa COMELEC at sa ating mga talaan sa gobyerno. Siguro kung may masinsinan pong pagkandak ng mga sinsos sa mga lugar na magkatutubo na malayo ng marating
ng ating mga magagawa sa iba't ibang ahinsya to po. All right. Okay, sir. Maraming pong salamat, Director Roberto Almonte, sa oras na ibinigay niyo po sa amin. At asahan po natin, sir, na makatulong niya rin po ang responde sa pagpaparating at paghatid po sa ating pamahalaan ng mga pangangailangan na ating po mga kabayang mangyan. Salamat po, Mr. Miranda, sa Kasanit 25 at sa programa mo sa responde sa pagbigay ng puwang sa NCIP, lalo na ngayon na nag-celebrate po tayo ng 15th taon ng pagreriwa ng Indigenous People's Rights Act of 1997. Mabuhay po kayo at nawa ang Panginoon ay gumagabay sa inyo palagi. Maraming salamat po, Director. Mga kaibigan, yan po si Director Roberto Almonte, ang Region 4 Director ng NCIP, ang ating pong nakapanayan. Nasa linya din po si Mayor Hubert Christopher Delor ng Puerto Galera. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po naman at sa lahat ninyong tagapakinig. Mayor, ano pong plano niyo po sa mga etnikong mangyan dyan po sa Puerto Galera? Ang balita po namin na pagkalooban niyo na ng tulong sa mamamagitan po ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera. Totoo po iyan at sa katunayan nga po, para po maging institutionalized ang ating pong pagtulong sa ating pong mga katutubong Iraya mangyan, ay nagtalaga po tayo ng opisina nila dito po sa loob ng ating munisipyo sa pamamagitan po ng Mangyan Affairs Office. Opo. Na araw-araw po ay tinatauhan ng kanilang piniling katutubo na siyang mga ngalaga ng kanilang kapakanan at siya pong magdadala para po dito sa atin sa munisipyo at mag-uugnay po para sa sangguniang bayan ng lahat po mga kinakailangan patungkol po sa mga katutubong mangyan natin. Sa kabuuan po ba, Mayor, ilang po talaga ang mga mangyan dyan po sa inyo pong lugar? Umigit kumulang po siguro sa ngayon, although wala pa huli kaming ginagawang pagsisensus para po sa ating mga kapatid na katutubo. Opo. Siguro po ito'y aabot na po ngayon ng kulang-kulang mga 3,000 hanggang 4,000. Ito po ay yung mga Irayang mangyan natin. Mm-hmm. Ano pa ba, Mayor, ang pinagkaloob niyo pong tulong para sa kanila? Sila ba'y napagkalooban ng trabaho at iba pang mga pangailangan po? Opo, meron pong mga empleyado tayo ng gobyerno, ng munisipyo na mga kapatid nating katutubo. Yung pong nagmimintina ng ating pong Eco Park doon po sa may isang barangay natin sa Balatero, yan po ay mga katutubo. Yung pong mga katulong natin sa mga gawain po na patungkol sa ating pong mga solid waste, yan po ay mga katutubo ang ating pong mga empleyado diyan. At marami pa pong iba. Nakakatuwa po sapagkat kahit paano nabigyan po sila ng tulong maaari po makatulong din po sa atin. Ano po sapagkat mga empleyado na po sila ng gobyerno sa kasalukuyan. Pero ilang po ba sila sa bilang natin sa kasalukuyan? Siguro po yung talagang direktang naka-empleyo po sa atin sa munisipyo, siguro po humigit kumulang mga 10 po ito. 10. All right. Meron po kasi may kami nababalitaan na dyan po, ito'y pangkalata na po ito sa mga mangyan, na kapag ka ang mangyan napunta sa isang lugar, eventually po, maalis po sila at nililisan po yung kanilang lugar lalo pagka namatayan, ano po, or may nangyaring hindi maganda sa lugar na yon. Dyan po ba, sir, itong mga ganitong gawain ay nananatili pa rin ginagawa ng mga mangyan dyan po sa Puerto Galera? May mga ilan-ilan pa rin pong mga grupo ng ating mga kapatid na Iraya mangyan na may ganoong paniniwala pa rin po na kapag ka po may namatay, sapagkat sa kanila po ang ibig sabihin po ng namatay, lalo tigit sa sakit, ay yung po daw ay nagdadala ng masama sa kanilang lahat. Kaya nililisan po nila yung lugar na kung saan sila ay naninirahan. Subalit sa ngayon po, sa kasalukuyan, dahil po mayroon na po tayo magandang pabahay sa mga mangyan, lalo tigit po doon sa parte ng Aninuan, katulong po natin ng ilang mga NGOs at ilang po mga filantropo na naiayos po natin yung isang komunidad, ay hindi na po masyadong napapractice yung ganyang gawain nila. Ano po ba, sir, ang kahit na paano po inaibigay po natin tulong sa kanila na mari po hindi po namin natatanong sa inyo hanggang sa mga oras ito? Marami po, katulad po ng regular po na paggagamot, regular po na check-up para po sa mga komunidad na mangyan. Talagang pinupuntahan po yan ng ating mga manggagamot, ng ating mga midwife at mga nurses para po sa kanilang check-up kalusugan. Mayroon po tayong livelihood project na ayuda para po sa kanilang financial na puhunan para po makapagsimula ng paghahabi o paggawa po ng mga basket-basket nila. Doon po sa naitutulong sa atin na hinihingi nating tulong kay Senator Loren Legarda para po sa pabahay sa kanila at sa atin pong pakikipag-ugnayan ng ating opisina
at ganoon din po sa mga mayayamang tao po na naninirahan dito sa ating bayan, ay nagawa po namin na pabigyan ng pinigisang bahay po yung mga katutubo natin na naninirahan doon sa Aninuan at saka sa Talipanan. At gayon din po yung mga libre pa pong konsultasyon dito po sa ating opisina sa munisipyo po. Okay. Kaya masasabi po natin na bukod pa po doon sa tulong pinansyal sa pagka may namamatayan, bukod pa po sa tulong medikal, tulong kalusugan, mm-hmm. at tulong pabahay, ay napakarami na po natin na naiayuda para po sa ating mga kapatid na katutubo. Mabutit na sabi niyo po, N. Mayor, sapagkat ang sinasabi po ng iba nating mga kababayan na tila nalilimutan ang ating po mga kababayan mangyan. Pero sa inyo po, particular na dyan sa bayan ng Puerto Galera, kahit na paano ay talagang tinutulungan po sila at naitataguyod ang kanilang mga karapatan. Tama po kayo dyan. At sa katunayan nga po, sila po ay halos kasama namin sa lahat naming aktibidades. Mm-hmm. Katulad po ngayon darating na Disyembre, sa tinatawag po namin Masayang Disyembre, ang mga katutubo po may sariling gabi ng pagpapalabas na kung saan ay para ipakita po ang kanilang talento at kultura sa mga tao. At yan po ay talaga pong nagiging malaking bahagi po sila ng tagumpay ng bawat komunidad po natin dito sa ating bayan ng Puerto Galera. Mayor Hubert Christopher Delor, maraming po salamat sa oras po ninyo. Magandang hapon. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, yan po si Mayor Hubert Christopher Delor ng Puerto Galera, ang ating pong nakapanayam. Magbabalik po ang Responde.